lahat para sa panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihat natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam ang aking sinabi. Sila Israel, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sa araw na ito, ang una sa mga araw, ang Amang malilikha ay ating papurihan. Panginoon, siya na lahat ay lumalang, gumawa sa daigdig mula sa kadiliman. Sa araw na ito, nagtagumpay ang Diyos Anak, laban sa kamatayang umalipin sa lahat. Upang ang mga tao ay mabuhay na ganap, inialay ang sarili, tinanggap ang pahirap. Sa araw na ito, Espiritu ay dumatan, kaloob sa mga tao'y pawang pagmamahal. Mapagpalang liwanag ang tanging naming dasal. Araw nami papayapa at magiging banal. Sino mang nauuhaw ay malayang makakainom ng tubig na nagbibigay buhay. Alleluia. Magsiupo. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdang ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y nagpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laban ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sambahin ang Panginoon na may gawa ng langit at kalupaan, ng batis ng tubig at ng malawak na kadagatan. Alleluia. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha,
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at niyebing nalalaglag. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niyebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. O lupa, dakilain ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena, at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Ananias, Azarias at Misael. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Ang mga banal ay magagalak sa kaluwalhatian. Alleluia. Purihin ang Panginoon o ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig, magalak ka o Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan.
Ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangapakukumbaba, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagtitesta ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan. Nataglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Upang yaong mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito, ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangaunahin ay gate ng yaring bakal. Sang-ayon sa utos ng Diyos, mga bansa'y magdurusa. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Papuri magsitayo sa Ama, po. Sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Gawa. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Magsitayo po. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako rin niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng nabubuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang banal, kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwa niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat maunang ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mabagin ang ating Diyos, magbubukang iwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alleluia. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagkaloob sa atin ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristong muling nabuhay. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Panginoong aming Diyos, ang iyong makapangyarihang gawa ay nagpahayag ng iyong walang hanggang plano
Nilikha mo ang sangkalupaan at ikaw ay tapat sa bawat saling lahi. Pakinggan kami, O Ama ng Awa. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Linisin ang aming mga puso ng iyong katotohanan at akayin sa daan ng kabanalan upang ang gawain namin ang kaaya-aya sa iyong pananaw. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Magliwanag nawa sa amin ang iyong mukha upang lumaya kami sa kasalanan at mapuno ng iyong pagpapala. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Pinagkalooban mo ang mga apostol ng kapayapaan at ni Kristo. Gawaran mo ng kapayapaan ang iyong sambayanan at ang kanyang ang buong mundo. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, ibinigay mo sa amin ang ministeryo ng pagkabuhay bilang aming tipan ng panibagong ugnayan. Ang bagong pagsilang nawang aming ipinagdiriwang ay magkabisa sa uri ng aming pamumuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa pag-aalay ng banal na misa ang mga pasasalamat nina Attorney Carlo Navarro and Family, YCP Farms, June Recio, Apostolado ng Panalangin, Olga Calao, Artemio M. Andal, para sa kaarawan ni na Josephine Bartolome, Justin Atag, Princess ni Liza Reyes, para sa anibersaryo ng kasal ni na Domeng at Gloria Sanchez, para sa kaluluwa nina Efehenia Kapili, Constancio Pasha, Engineer Isidro Reyes, Concepcion Reyes, Virgilio Villanueva Senior, Gloria Villanueva, Rudy Landicho, Pedrito Tejada, Gregorio Katigbak, Pedro Rosario Reyes, Elsa Elisa Recinto, Rolando Biscocho, Jinky Tanyala, Eusebia Vicencio, Egmidio Martinez, Vicente Justa Cape, Melinda Valencia, Salvador Jenny Atag, Christopher Glaguerta, Leandro Escamillas, Justin Mendoza, Paradilia, Francesca Ann Torres, Alvin Kison, Vicente D. Magkawas, Balbina Magkawas, Bilen Magsino, Johnny Dasig. Inakay ng di matakot ang bayang hinirang ng Diyos at kanya namang nilunod ang kaaway na lumusob. Aleluya sa tumubos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo at pagbasa ay nagpapaalala na kailan may hindi tayo iniiwanan ng Diyos at hindi tayo papabayaan. Nagpapaalalang lagi tayong mahal ng Diyos. Kaya nga upang tayo ay maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang, ating alalahanin ang ating mga kasalanan at pagkukulang sa ating Panginoon. Sabay-sabay tayong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan niya tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesus Kristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesus Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa katakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinahirapan nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong
lahat at ng buong Israel, na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazareth. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapayo, tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang itutugon po natin sa bawat saknong ng salmo, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ulitin po natin, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoon Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato, higit na mahusay. Ang lahat na ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, Poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayan sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain magmula sa templo. Mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang Poon ang Diyos. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinuguri ang Kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon.
Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakita sa laroon. Nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nanghas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating ebanghelyo ay nagsabi, ito ang ikatlong pagkakataong nagpakita si Jesus sa mga alagad. Ang una ay nung sila'y nasa isang kwarto, nakapinid ang pinto, nakakandado, biglang si Jesus nagpakita. Ito'y pagkatapos ng kanyang mabuhay at nang siya'y mabuhay. At ang sabi niya'y ganito, sumain niyo ang kapayapaan. Ayan. Ibig sabihin, huwag kayong matakot. Ipanatag niyo ang loob niyo. Bakit niya sinabi? Sapagkat sila'y takot sa pag-uusig. Kita niyo naman ang unang pagbasa ang kwento. Panahon ng pag-uusig dahil ipinapaliwanag at sinasabing, si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus, sa panahong tayo'y natatakot, nandyan siya. Hindi tayo iniiwan. Huwag kayong matakot. Lumakad kayo. Ipahayag ang mabuting balita. Ibig sabihin, gawin natin ang mabuti at tama. Ipaglaban ang katarungan. Ipaglaban ang karapatan ng api. Huwag kayong matakot. Kasama ninyo ako. At mula noon, ipinahayag nila ang mabuting balita. Sumunod na event, sila ay naglalakad kung tawagin daang Emmaus. Ano ito? Ito'y ibig sabihin buhay pa rin sa isip nila at pinagkukwentuhan nila ang tungkol kay Jesus na muling nabuhay. Habang sila'y naglalakad, may nakasabay sila. Hindi nila alam si Jesus yon. Na maging sa paglalakbay natin sa daigdig na ito, sa panahong tayo ay nalulungkot dahil sa sinapit ng buhay natin ng ating kapamilya, si Jesus ay kaagapay natin. Na para bang sinasabing pa, hindi mo ba alam ang nangyari doon? Yung pinagdusahan ni Jesus, ang sinapit ng aming kapatid ni Jesus, ang aming kapamilya, ang sinapit niya, kaya kami nalulungkot. Pero si Jesus ay kasama natin. Kung tayo natatakot, si Jesus ay nandoon. Sa kalungkutan, nandun din si Jesus. At ito nga ang 3rd pangyayari. Sa pang-araw-araw na buhay, anuman ang iyong hanap buhay, sa kanila pangingisda, minsan walang huli. Pero wala na sa kanila ang takot, hindi ni sila malungkot, kasi natanggap na nila ang katotohanan ng buhay. Kaya lang, parang may pagkakataong, parang hindi tayo sinuswerte sa buhay eh. Pero huwag mag-alala, andyan si Jesus sa pang-araw-araw na buhay natin. Laging nakaalalay at lagi tayong sinasama at binabantayan at tinutulungan. O, kita nyo? Ay, anong dapat yung ipinangamba? Kaya, pag kayo'y nangangamba, ay di meron akong katanungan sa inyo, kumusta ang inyong pananampalataya kay Jesus na nabuhay? Bakit kayo natatakot? Alam naman natin, hindi niya tayo pababayaan. Ano ay kinatatakot mo?
sa sandali na tayo'y natatakot, sa sandali na tayo ay nalulungkot, at sa ating pang-araw-araw na buhay, ang Diyos ay nandyan. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Magtiwala tayo, si Jesus ay muling nabuhay. Mga kapatid, naway maranasan natin lagi ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inumin nagkakaloob ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng salibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Luis Maria ng Montfort, San Sebastian, at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang ating Panginoong muling nabuhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina at pagsaluhan, sabi ni Jesus na mahal, ang aking handang tinapay na sa inyo'y ibibigay. Aleluya, mag-awitan.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, dali natin sa ating pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Alleluia.